Yo, what's up mga kasawsaw? Welcome back muli sa aking YouTube channel. Ganda umaga sa inyo lahat. This is Joseph. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa ngayong araw, kukwento ko sa inyo ang kabuuan ng aking topic, ang gulayan part 2. Sa ngayon, mapapansin nyo, alos nakahiga na ako. So ito, makikita nyo, ito po, nagsisimula nang lumaki ang bunga ng bell paper. Ito po, ayan. Series 2, part 2 sa playa, ang gulayan part 2. So, ito po ang aking panimula. Makikita nyo ang mga taniman ng bell paper naman, mga kasawsaw. So, babatiin ko lang ang aking kaibigan, frontliner, medtech, si Jay Speleta. So, maraming salamat sa mga tulong na nagagawa mo rito sa poblasyon sa ating lugar. Saludo ko sa iyo, saludo. Isa kang mabuting frontliner, Jay Speleta. Isa po siyang medtech. At si medtech, Kati Bibar, isa pong kaibigan ko, na tumutulong din para sa kanyang sa pagitan ng kanyang trabaho, nagagampanan niya na nakakatulong sa ating lugar para sa ating mga pandemic na dinadanas ngayon. So, salamat sa inyong patuloy pananood. Medtech Kati Bibar, Medtech Jay Speleta. So, sana po panoorin niyo, huwag yung magsawa sa aking mga palabas na may palabas. Nagaya nito, maaaraw na, malapit na. So, makabuuan ang aking kwento dito sa Gulayan Part 2. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo, sa inyong patuloy na pag-suporta. Huwag nyo kakalimutan mag-like sa panoorin lagi aking video. Salamat. Gandang umaga sa inyo lahat. A few inches later. Di siya nagagawin sa niya sa... Itong ambalaya para sa munggo. Pwede rin sa sardina. Yan ang gamit niya. Nag-harvest ngayong umaga si Tichi para sa... Itrim niya yung ano, down ang palaya. Number one talaga sa munggo. Sa munggo. Harvest sa umaga, nagawin munggo. Ito naman, yung bulaklak ng kalabasa. Hinahalo nila sa bulanglang. Ito naman yung, ayan, alokbate. Panggulay-gulay din, mga kasawsaw. Sa umaga, ganito sila, nag-harvest sila ng gulay sa umaga. Ayan. Day 2. Pag ganito umaga, Tichi, talagang araw-araw talaga meron. Hindi nauubos. Ayan, makasasaw ng umusya ng bulaklak ng kalabasa si Tichi sa umaga. Ibibenta niya sa talipapa. Laging meron pala lagi. Kada umaga bumubuka kasi yung bulaklak. Mas madali siya makita. Ay si Sunny, magdidilig sa umaga. Kasi ang diligan ng mga halaman sa umaga saka sa hapon, hindi po pwedeng tanghali kasi mamatay ang mga halaman. Day 3. Magkano ang bayad sa ganyan? 39. Ha, 39 na pa. Ano yan? Ano po sa amin? Sa isi, isang petale. Ano yung pagkada iba-iba? Pero lahat siya po. Kasi benta ang doon pang po. Naman sila. Lahat yan. Nagsama-sama yan. Ay babe, kasi din sa lahat ng mga tinatalbo sa umaga, puro sa akin kuya. Yan ang amin, sabi nga, kaya kumukuha. 12 seconds later. Sa mga kakasal ngayon, dahil may lockdown tayo at walang budget, may paraan tayo, may improvise tayong bulaklak. Ito po, oh. Gulay, bulaklak ng kalabasa, bouquet. Kaya mga kasawsaw, oh. Tipid na, mura pa. So ito, masustansya pa. Tangka pa. Kaya nagdidibig sila. Ito naman yung alakabase. Yan. Ito naman yung saluyot. Diba, ano yung mga yung gulay and salat tawag dyan? Bulanglang? Ano pa?
umaga. Tapos nga, sa umaga rin, minsan pag di sila nagdidilig, na-harvest sila, may kumukuha. Hindi na nila lalako kung may kumukuha. May taga-kuha talaga. Ito, yung saluyot. Tinitrim lang yan, tapos sumutubo din agad. Ayan mga kasaw-saw. Ito po yung saluyot. Ayan. So yung taniman ni Tito Osi, ito po yung puno ng mani. Tanimang mani niya. So dito, Tosi, sa ano, ilang buwan bago mo makumaani yan? 90 days. 90 days daw po mga kasaw-saw. So dito, pag namulaklak yan, at medyo kumapal, nagbubulaklak, kagaya niyan, malapit namang malaklak, at kumapal yung dahon, sa ilalim yan, pinakaugat niyan, daming mani. Tatabon ng tabon. Yun, tinatabon. Sabihin, mas maganda, malalim yung... Kumapa yung ugat. Yung ugat. Laman yun. Ano? Yun, para mas maraming laman daw, so tatabon niya ng lupa. So ito po. Yan lang ang... Si Tito o sila nga may tanimang mani dito sa flight sa looban. Yan, alaga-alaga may lang. Gusto niya lang niya. Sinubukan lang niya. Medyo yan. Kasi lockdown na. Oh, so naka-lockdown kami. So ito yung aming isang mga libangan magtanim. Pakita ko sa inyo yung kahabaan. Meron niya siya siyempre talong. So ito po yung kahabaan ng kanyang anim mga mani. May mga bunga rin yung sa ilalim. Pero malilit. Pero siyempre mas maganda yung mas magulang. So ito po. Sabay na. Tapos baka meron kang sumbatiin. Magandang umaga sa lahat. Sa lahat na makakapanood dito, magandang umaga. Nawa ay tayo naging normal na. Hindi na kasi ang naging normal ng pumunta. Lahat ay wala. Ngayon, ang hinihili ko sa Panginoon, mabalik na sa mga. Maraming salamat po. So magandang nga po po. So, magandang umaga din. Salamat. Sa oras. Eventually. Diyan na ng talong. Maliliit pa doon sa likod. Maliliit lang kasi may mga puno talaga na malaki. Pero ito hindi to pambenta, pang ulam-ulam to kasi talagang bonsai talaga yung bunga niya ng talong. So ayan, kasama ko si Diana, bunga ng talong. So ngayon, meron po pala akong ano, isang halamang halaman damo. Ngayon ko lang ang alaman ha. Ito pala ang halaman damo kagaya nito. Ang tawag pala nito papait. Ang mga may mga paborito to ng mga ilonggo. Ang mga isang uri ng damo na kinakain nila ginagula. Ito, binabanlian lang pala ito ng tubig. Tapos, half cook, nalagyan nila ng kalamansi, sibuyas. Ano, wala siyang sibuyas. Kalamansi, meron sibuyas, kalamansi, sibuyas. Saka nilalagyan nila ng amatis at bagoong. Ito po, oh, papaitan. So, may mga naghahanap din sa playa, mga 20 pesos yung ganito. Papaitan. Tinikman ko nga, papait. Grabe. Ayan. Ang pait, grabe. Pero pwede dito nila. Salamat. Hello, Jana. While Patchy pulls himself together. Information nga po pala, ito palang papait na to, na sinasabi kong yung halaman damong gulay, ito po, sinasalad pala nila to. So, yan po yung mga ibang gulay na kahalo. Tawag sa mga, di po pala ilonggo, Ilocano po pala. Mga paborito ng mga Ilocano, ang sinasalad na gulay na binabanda na. Binanggit ko po kanina, so ito po, ginto, tinitrim niya, tinatanggal nila yung dahon. Mamaya, talaga na lang kumukulong tubig. So, Ilocano pala. Follow up lang po yan. Salamat! Usaw, what's up? Siya nga po pala, ito nga po pala aking part 2 vlog ng gulayan. So, yung part 1, hindi ko na ipalabas. Hindi ko na picture ang kukul dito sa patola. So, ito po. Maliit pa lang, nasisimula pa lang. So, ito po yung aking part 2, gulayan sa Aplaya. Pakita po sa inyo, maliliit pa, hindi pa siya magulang. Yun ang bunga pa lang to. Ito pa po. Pag nagbunga po yan, sunod-sunod. So, parang, una kasi upo. So, ito naman patola. Isang gulay pa rin po na tumutubo at inatanim dito sa Aplaya. So, ang ganda po tignan, pinututubo lang to sa balag. Ito po. Bihira lang kasi sa palengke. Sa mga talipa pa, makikita nyo po ito. Yung mga katong gantong gulay, mga patola. So, di lahat nagtatanim ng ganito. So, pero, yeah, ginugulay din nila na may mga sabaw, lalagyan ng miswa, o ano. So, masarap din sa akin. Mura lang, murang-mura. So, maganda, maganda. Good health po, maganda sa katawan. Pakasawsaw. Kaya nga po pala, maraming salamat sa patuloy na panonood, patuloy na pagsuporta sa aking video vlog. Salamat po sa inyo lahat, nakakasawsaw. Ingat po, God bless.